Yan, tuloy natin. Tuloy na natin yung ligaya. Napasubo ako dun sa 500 subscribers talaga. Anyways, isa sa mga hindi sinishare basta-basta ng mga nagkakarera is yung relationship ng tawag dito, relationship ng ignition timing sa camshaft. Okay. So ngayon, explain ko kung ano ibig sabihin itong numbers na to. Okay, sa carburetor kasi ang isa sa pinakamalaking factor na nagpapalakas is yung ignition map. Okay, ignition timing map. Yes, ignition timing map. Okay. So ang ignition timing map, may kinalaman siya kung kailan niya pinapasabog yung or pinapaputok yung spark plug. Okay. So saan nga ba yung basic? Ang basic kasi, ang spark ng spark plug, pumapasok yan sa compression stroke. Okay? Kung saan yung intake at yung exhaust nakasarado. Okay? So ngayon, eto siya. May tinatawag ang camshaft na lobe separation angle. Okay? Sa stock. Okay? So halimbawa, ang LSA same, pero mataas ang lift ng intake at saka ng exhaust, uubra yung stock na CDI. Yung mapping ng stock na CDI. Okay. Obra yun. Pero kunwari, gumagamit ka na ng mga matataas na LSA, nagbabago yung requirement kung kailan dapat pumutok yung spark plug. Okay. Dito pumapasok yung mga may pre-map na CDI. So ano nga ba ibig sabihin? Yung mode 1, 2 hanggang pataas, kunwari mo hanggang mode 8, hindi ibig sabihin na yung 8, yun yung pinakamalakas. Okay, bakit? Ano nga ba yung nilalaman ng mode 1 hanggang mode 8? Okay, uulitin ko ah. Yung mode 1 to mode 8, okay, may relasyon yan sa design ng camshaft. Okay. At ang pinaka-inaapektuhan ng firing, ang nakaka-apekto sa firing ay yung design ng camshaft. Intake, exhaust, yung layo, yung lobe separation angle. Okay, yan ang pinaka nakaka-apekto sa tinatawag natin na ignition timing map. So, ang nasa CDI po na makikita nyo dyan na number, yan po ay iba't ibang ignition timing map na prenogram sa loob ng CDI. Hindi po ibig sabihin number 1, mahina, number 8, malakas. Okay po, dahil ito pong mga numbers na to ay nakadepende pa rin po ito sa camshaft na gamit mo. Okay. So, tuloy natin. Sorry ah, wala talaga. Actually ako, wala din talagang mga nagsishare ng ganito. Kaya sana matuloy yung ating advocacy na mahabol ng mekanikong Pinoy ang galing ng mga nasa ibang bansa. Kung walang magsishare, siguro wala pong mangyayari. Mas wala, konti lang po yung lalakas. Ayan, anyways, tuloy ko po ano. So, ang ignition map, ang ignition timing, nakasalalay siya sa RPM. Okay, sa ignition timing. So, halimbawa, yung CDI na to, ang RPM limit niya is 10,000. Okay. Pero mga CDI talaga usually pag racing, mga 12,000 yan eh. Anyways, ganito, halimbawa yung CDI na to ay 10,000 RPM. Itong nakikita nyong guhit dito, ito yung representation ng ignition map. Okay? So, kapag naka-idle yung motor mo, halimbawa, 600 to 1,500, makikita mo ang firing yan, advance. Naka-advance yan. Kasi mababa yung ikot o yung rotation ng makina. So, mostly, 11 degrees before top dead center, 10 degrees, 14, ganyan. Pumuputok na yung spark plug. So, okay. Bakit tumataas siya habang tumataas yung RPM? Okay. Okay. Pag sinabi kasi natin na RPM, yung ikot, yung bilis ng ikot. So, sa bilis ng ikot na yon, kung hindi mababago ang ignition timing mo, yung putok ng spark plug mo, walang power na lalabas.
Bakit? Hindi kasi nako-compensate ng maayos o hindi kasi nababurn ng maayos ang gasolina na pumapasok. Pwede kasi mangyari pag flat ito, hindi nagre-retard yung putok ng spark plug habang tumataas yung RPM. Ang mangyayari sa kanya, hindi pa bumubuka yung intake. Minsan, hindi pa pala sumasara yung intake, pumuputok. Or hindi pa bumubuka yung intake, pumuputok. So, wala siya sa proper order dun sa compression stroke. Ito. Kasi ang target natin parating ma-maximize na pumutok siya ng napakatama na timing sa compression stroke. So, syempre, pag bumibilis na yung ikot, at yung ignition map mo, hindi nagre-retard, ang nangyayari sa kanya, flat ang power. Sumusuka sa carburetor yung gasolina, kung napapansin nyo minsan, yung sumusuka na gas. Yun yung mga unburned fuel kasi, hindi na burn, nagsara bigla, wala pa yung putok. Yung pala, mali yung cycle ng ignition timing, yung map. So, kung mapapansin nyo yan, gagamitan nyo siya ng timing light, makikita nyo na habang tumatagal, umuurong yung timing mark. Umaatras. Bang! So, alimbawa, sa idle, ito yung top, ito yung linya. Makikita nyo dyan yung guhit. Andyan yan. Okay? Tapos habang nagtataas, kapag may timing light kayo, habang tumataas yung RPM, makikita nyo yung top mark, umuurong ng umuurong yan. Okay. So, yan yung senyales na nagre-retard yung firing. So, pag nagre-retard yung firing, mararamdaman nyo naman yung power ng motor eh. Na kailangan talaga mag-retard yung firing para saktong-sakto dun sa compression stroke, saka lang puputok yung spark plug. In which meaning, nabiburn lahat ng fuel na pumapasok sa kanya. Okay, so ulitin ko, pag advance yun, walang mangyayari. Ngayon, ano nga ba yung laman ng modes? Mode 1, halimbawa yung mode 1, ganito yung timing. Yung mode 2, mas nagre-retard agad. Yung mode 3, medyo flat. Yung mode 4, sobrang taas mag-retard, sabay pagdating sa dulo mag-flat. Yung 5, 6, 7, 8, ganun na yun. So, iba-iba na ignition timing yung meron sa 1 to 8. Okay? So, hindi ibig sabihin, pag 1, mahina, 8, malakas. No. Hindi po yan totoo. Okay? So, pag may narinig kayo na ganyan sinasabi, hindi po yung totoo. Hahanapin nyo parate sa mga modes kung ilan or kung saan nababagay yung camshaft nyo. Ano ba yung paraan? Wala pong ibang makakapagsabi nyan kung lumakas yung motor nyo kundi yung GPS. Okay? Yung GPS lang. So, ito. Halimbawa, ito. Ito yung pitch bike na 8 maps. Ito. So far, ito yung pinakamalakas na nagamit ko sa Fino ko. So, ano ba kalaban mo? Ang kalaban mo, time. Okay? Hindi mo kalaban ang kapitbahay mo. Kapitbahay. Kapit shop. Okay? Eto, hindi mo to kalaban. Eto ang kalaban mo. Time. Bawat mapping, bawat map is power. Okay? Pag sobrang galing mo magtono, wala ka ng problema sa carburetor, pag napanood mo yung isang video ko, gamit ka ng 8 maps or any CDI na may iba't ibang map, hanapin mo yung pinakamagandang takbo based on time. Okay, time. Time talaga yan. Based on time, hanapin mo yung pinakamagandang takbo. Yun ang iset mo. Set. Map number. List down. Recipe. Okay? So, ayan. I-recap ko lang. Tandaan nyo po,
Yung number dito, hindi ibig sabihin number 1 mahina, number 8 malakas, no? Both 1 to both 8, iba-ibang ignition timing. Okay po. So, ayan. For sure, wala naman nagsashare nito basta-basta eh. Kaya ulitin ko, may kinalaman sa CAMS ang bawat map na nasa CDI. So, ayan. Paano po? Pasubo na ako sa 500. Sana matuwa kayo dito. Sa totoo lang po, mahirap papaliwanag ito. Ayan na. O, diba? Umaalma na yung mga alaga ko kasi may pagkain na. Anyways, ayan po. Sana may natutunan kayo. Kung may question kayo, mag-leave lang kayo ng comment. Sasagutin ko yan ng personal. Para wala po tayong maging aberya habang inaaral nyo to. Alright? So, peace out. Pag nag 1,000 subscribers na, ay nako, patay na naman tayo nito. Baka ito na ang ating i-discuss. Alright? So, ayan. Okay? So, mapasok man o mapadok, ganon ang epekto ng CDI na may 8 maps. Okay? So, ayan. God bless po. May bisita ako. Ta-da! Alright, nakikinig siya ng lecture. Alright, bro. Sige, mga kapatid. Salamat.